Hi guys, magluluto na naman ngayon si Ibiang ng spicy fried fish. Ayan, malinis na yung isda ko. Tapos, ayan, deep fry natin siya guys. Bali yan ng isa pang putahe for dinner. Para sa hapon na ng aking mga boss. Ayan, deep fry natin. I-deep fry lang natin siya guys. Tapos balik ta rin, ganyan. Ang gagawin ko ngayon guys ay Shanghai style na naman. Ayan. Pag okay na siya guys, ahunin natin and then sit aside. Favorite ng akong babae yan guys, yung spicy. Katulad ko na mahilig sa mga maanghang. Tapos habang nagpreprito ako guys, prepare ko na rin yung mga ingredients niyan para madali. Yung kumbaga minis na tinatad na luya, bawang, tsaka shallot, tapos yung garnish na spring onion, at may ano siya guys, yung dry na chili. Yung dry na chili yan guys, galing sa China, Shanghai. Ayan. Tapos isutin na naman natin ngayon guys lahat yung mga ingredients na yan, yung luya, bawang, shallot, tsaka yung dry na chili. Ayan, gisa-gisa hanggang sa maging brown. Yung amoy na amoy ang aroma. Ayan. Pagkatapos, pag okay na siya guys, brown na, first, ilagay natin yung Chinese cooking wine. Dahil yan talagang pampasara at pampalis ng lansa. And mostly, yan ang ginagamit ng mga Chinese people. Kaya sa mga Cantonese, yan ang ginagamit nila. Ayan. Amoy na amoy ko na yung aroma ng bawang, tsaka yung spicy, yung chili, dry chili. Dahil okay na siya, binuhos ko na ngayon guys yung Chinese cooking wine. Siguro mga ano yung ginalagay ko, mga 6 na 6 tablespoon. Basta tansya na lang guys. Ayan. Tapos yung light soy sauce. Ligyan ko siya ng white sugar. And then what else? Light sugar. O yun, yung chili bean paste. Or chili bean sauce, yan ang pangpasarap. Gustong-gusto ng amo ko yan, guys. Yan lang kasimple, guys. Tapos gisa-gisa. Halu-haluin. And then, lagyan ng maybe kalahating tasa ng water. Hot water. Ayan. Halu-halu. Mix-mix ulit. Stir. Pagkatapos, ilagay natin yung naparitong isda na naman. Ayan. Ang ginawa ko dyan guys, tinakpan ko siya but into medium fire. Tinakpan ko siya ng mga maybe around 3 minutes, something like that. Ayan, yan ginagawa ko. Tapos, gumawa ko ng pampalapot, kunti lang yung cornstarch. Ayan siya guys, ganyan lang siya kasimple, pero ang sarap. Pati yung kapatid ko gustong-gusto niya. Ayan. That is a spice. Ayan, lagyan natin ng pampalapot. Ayan. Tapos, takpan natin. Yun nga, takpan natin ng around 3 minutes into medium heat. Lagyan na natin yung pampalapot. And then, yan na. Serve na natin sa mga dumpling plate. And then, garnish with spring onion. Slice spring onion. Ayan. That is my spicy fried fish Shanghai style. Sana magustuhan ninyo guys tong aking luto. Thanks for watching.